Hi, good morning mga ka-SL, and it's 10:15 a.m. ng December 31. Actually, nakalimutan ko na December 31. Lumutan ko na mag-New Year, pero madami kasi yung gagawin eh. Makalat ulit dito. What's new? At maghahanap ako ng shop para ipakabit to kay Salvador. Dahil kailangan ko ng monorack para kapag nagdadala ako ng maleta sa taping or mga gamit. Kaya kahit medyo mag-iba itsura ni Salvador eh, important. At kasi na masira yung mga tail lights. Kaya ayun, samahan niyo ako kung paano ko i-celebrate ang aking New Year. So, yun. Kita-kita tayo mamaya, ha? Okay. Bye-bye. Ayan, best effort. Naikabit na natin yung monorock. Si Salvador. Para dalhin sa magkakabit. So, itinip ko lang yun. Kailangan kasi pag may taping, walang mapaglagyan ng mga bag. Masakit sa likod pag nakabakpak lagi. Okay, balik ako mamaya. Balitahan ko kayo. Tinatanggal na. At ganito ang gula natin para di na makita plaka ko. Mutin lang po kasi lakuya. Ano pangalan mo, kuya? Bong. Kuya Bong. Ayan, punta kayo sa shop nila dito sa Kamuning ba ito, kuya? Kamuning. Muffler shop. Ito. Ito yan, yung sign nyo, kuya. Ayan, punta kayo. Bukas sila kahit New Year. Pa rin talaga ni Salvador. Hanap, may alarm yung motor ni Kuya. Kamusta mga ka-SL? Tintap na ako. Pasensya na. At tagalan tayo kasi dami mali pagkakakabit na ng bracket kasi walang instructions. Thank you. Shout out sa SEC. Wala kang instructions sa pagkabit. Pero quality naman yung product. Hindi naman masyado mahal. Mga nasa 2.5. Pero yung monorock kasi importante yun pag nagtitaping ako para hindi ako nangangawit na lahat nasa likod ko yung gamit ko. And ayun, nagtabas pa kami ng bakal dun sa frame dahil na ginawa ni kuya, tapos takang-taka kami ba tayong magkasya, yung pala mali yung pagkakabit namin. So charge for the experience, naikabit din naman namin. Tapos siguro yung mga gas na naipon ay iaano ko na lang. Ipapadetailing ko na lang next year si Salvador. Total, nag-iipon naman talaga ako ng gasgas niya. Papatakpan ko na rin yung gin-rinder na part nung frame.
para mapagkasa sana namin yung ano, hindi na pala kailangan. And maliban doon ay isang basag na telepono. Nabasag siya. Ayan o. Nabasag. Pero okay lang. Kasalanan ko naman. Tumayo ako na nakapatong sa hita ko yung telepono. So, nabasag siya. Diba? Buti na lang. Tanga. Ayun. So, ang nagulat lang ako kanina. Kaya, ko ibinavlog to. Hindi ako na bad trip. Kahit sunod-sunod yung ano. Yung mga pangyayari. And feeling ko si Kuya Bong din. Yung nagkabit nung ano. Hinihintay niya ako ma-bad trip kasi nga sunod-sunod yung nangyayari. Basag yung phone ko, nag-grinder kami ng frame na hindi naman kailangan ni grinder. Ewan ko, hindi ako na-bad trip eh. Ang ganda ba? Ah, bad trip na ako. Natawag doon, hindi ako talaga na-bad trip. And thank you sa universe dahil hindi ako na-bad trip. Dahil I'm trying to practice stoicism. Maging stoic. Na not every action deserves a reaction. Every incident deserves a reaction. Kita mo, di naayos din namin. Kung na-bad trip ako simula pa lang, edi wala, wala nangyari. Hindi naikabit yung frame. Malamang nag-comment ako sa ano ng sec na hindi sakto yung frame nyo. Yung pala mali ako, sakto naman. Hindi sakto yung ano nyo, monorock nyo. Yung pala sakto naman pala mali lang yung kabit namin. Nahanap ko eh, wala silang instructions eh. Next time sana padala silang instructions kung paano i-install para hindi na ihihirapan yung mga ano bumibili. Pero quality yung product nila naman. Okay? At ayun, nagulat lang ako sa sarili ko. Ginulat ko yung sarili ko na hindi ako naiinis. And knowing me, meron akong ugali na I want everything to be perfect. Kaya din ang tagal ko minsan mag-vlog kasi gusto ko perfect lagi lahat. Then I realize na kaka-perfect ko ng mga bagay, wala ko na ipopost. Diba? So might as well pakita ko na lang talaga yung nangyayari sa pang-araw-araw ko kasi yun naman talaga yung gusto nyong malaman. Kagaya nun, na ano pala, pinakabit ko yung monorock, mga ganyan, paano ako nag-Christmas, paano ako nag-New Year. Isa pa yun, ayoko simula yung New Year ko na mainit ulo ko, diba? So thank you guys, balitaan ko kayo, bibili lang tayong pagkain kasi nagugutom na ako. Pero tuwang-tuwa ako dahil yung reaction ko ay very out of character ko kasi usually maano ako eh. Ba't ganun? Mag-acting, diba? Pero yun. Alam na rin siguro na natutulungan din ako nitong pagpa-vlog at nyo sa mga comments nyo na nakakaganan loob ko na alam kong may nagmamalasakit at nakikinig maliban sa mga malapit na kaibigan ko. So, thank you. Sana mababa pa pagsamaan natin mga ka-SL next year sa mga taon pang daraan at huwag kayong mag-alala, lagi akong mag-a-update kahit anumang mangyari sa akin. Actually, ini-streamline ko na ngayon ano kayo. Murder pa ako mas madaming battery nitong camera para hindi ko na dala-dala yung malaking power bank na tripod nito. Para ganito na lang, di ba? Okay? Simplify. Mas simple, mas madali gamitin. Ayun, so iniisip ko na lang kung anong cellphone ang bibiling ko para ipalit dito sa nabasag kasi hindi ko na siya makita ng maayos. Thank you sa pakikinig. Bibili lang ako pagkain kasi 3 p.m. na. Yan o. Hindi mo pala kita. 3 p.m. na at di pa ako kumakain ng breakfast at lunch. So, ayun. Okay. Balitaan ko kayo mamaya ko na medyo noche ko rin. Ha? Okay, bye-bye! Okay, mga ka-SL. Nakauwi na ako actually kanina pa. Hindi ko na pinakita na kumain ako sa inyo dahil nagbago yung isip ko at kumain ako sa Jerry's. Nag-dine-in ako. Kasi feeling ko mamimiss ko na naman ang dine-in kapag naghigpit na naman tayo. Kaya nag-dine-in ako, kumain ako ng kare-kare. And dahil nga nabasag ang phone natin at nahihirapan na akong messages. Nahihirapan na akong makakita dun sa ano, ang tawag dito, bumili ko ng bagong phone.
Napapili ko ng bagong phone kasi kailangan ko ng ano, matinong phone. Hindi pwedeng basag. So, ayun. Pakisipin nyo, sinadya akong basagin para pumili kong bagong phone. Ha? Hindi, hindi ko po sinadya. Nalaglag lang siya talaga. Isa siya sa mga unfortunate events kanina, pero okay lang. At, di ba sabi ko hindi mo na ako bibili ng motorcycle boots? Same day na sinabi ko yun, bumili din ako ng motorcycle boots. Kasi nga maliban sa for my safety, safety ng shins ko, eh, it's cool man. It's very cool. Maganda siya. Pero hindi naman ako nag-uubos ng pera. Pakisipin nyo, magastos ako yun. Regalo ko na lang sa akin. Ano naman? Team SL naman tayo. Team Self-Love. So, di ba? Shortcut? Sa halip na padaanin ko yung sa iba yung happiness ko, eh, diniretso ko na lang sa akin. Kaya, masaya ka agad. Well, anyway, sa tingin ko, eh, pupuntahan nata ako eh. Nakalimutan ko na naman. Ayun, may nag-invite pala sa akin na sa kanila ako mag-New Year. Actually, nung Christmas, after nung kutapusin yung vlog, si Dimples invited me to spend the New Year with her and her family sa house nila. Ah, the New Year. The Christmas with her and her family sa house nila. When she found out na mag-isa lang ako. And si Idan, si Lloydie, alam niya na mag-isa lang ako. So, ganun din, around 9:30 or 10, nag-message siya na pwede daw ako sa kanila mag-Christmas kasama ng family niya. Pero kasi, ano eh, unang-una, inaantok na ako. Ikalawa, ano, nakakaya naman. Naiintindihan ko naman itong mga kaibigan ko na minsan lang nila makasama yung family nila nang sila-sila lang. Tapos, alam mo yun. Siyempre, I'm considerate din naman. I know, hindi ko naman inisip na they're just being polite, ganyan. Kaya sila nag-offer. Alam ko namang genuine yun. Pero siyempre, me as a person, I still take things into consideration. Kasi alam ko kung gaano sila lahat ka-busy. Tapos ngayon lang nila makakasama yung mga pamilya nila, anak nila, sawa nila, alam mo yun. Nanay at tatay nila. Nang sila-sila lang. So, tumatanggi ko pag ganun. Kung alam ko na kami-kami lang lahat, kami magkakaibigan, magkakasama, okay lang. Pupunta ako. And again nga, I really appreciate na nag-offer si Dimples at si Idan, si Lloydie. Pero, inaantok na ako na. Antok na ako na sobra. As in, natulog ako around 9, nagising nga ata ako. Mga ganung oras din. Ngayon naman, may nag-invite sa akin sa kanila mag-New Year. Actually, madami nag-invite na ano na showbiz and non-showbiz friends sa kanila ako mag-New Year. Pero, ito talaga, syempre hindi ko ito pwede tanggihan. Ano, sa kanila ako mag-New Year. So, tingnan natin. Kita-kita tayo dun. Okay? Bye-bye! See you! Anong nakapindot ko? Anong nakapindot ko? Ah.